Isang magandang-magandang umaga, magandang buhay po mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman na bumabati po sa inyo mula po dito sa parokya ng mga paring Paulino, ang parokya po ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, lungsod po ng Pasay. Ngayon po'y araw na Linggo, pagsisimula po natin ng 21st linggo. 21st Sunday, 21st week of Ordinary Times. At para po sa aming mga paring Paulino dito sa Pilipinas, sa linggong ito ay ipinagdiriwang po namin ang 9 na taon ng apostolado ng Sambuhay TV, Sambuhay Online, at dito po nagsimula noong Agosto 2011 sa pamagitan ng isang simpleng programa, ang pagsasahin papawid ng misa sa isa po sa mga channels ng open television sa Pilipinas. Anyway, sa gitna po ng mga selebrasyon na ito, 21st Sunday of Ordinary Times, at gayon din po ang 9 na taon ng Sambuhay TV, Sambuhay Online Apostolate. Alam niyo po, napakaganda po ng ebanghelyo natin mula kay Mateo. Ito po yung napakapamilyar na pagtatanong ng Panginoon sa kanyang mga alagad, "Who do people say that I am? Who do you say that I am?" At pagkatapos niyan, ang pagbibigay ng Panginoon ng tinatawag natin na susi ng kaharian kay Simon Pedro. Let me just underline dalawang bagay po sa ating pagbasa. Unang-una, ang ating pong pagbasa ay nais ng simbahan na unawain natin bilang isang midrash. Midrash, M-I-D-R-A-S-H, midrash. Ito po ay uri ng pagkukwento sa kultura ng mga Hudyo na kung saan ang isang bagong bagay tulad ng kwento ng bagong tipan ay ikinekwento sa elemento, kilalang elemento ng isang luma na kwento. In this case, the Old Testament. Halimbawa po sa atin pong kwento ngayon, yung pagbibigay ng kapangyarihan kay Simon Pedro ay clarified ano ba yung kapangyarihang binibigay sa kanya. Ito'y sapagkat sa first reading po natin sa araw nito, Isaiah chapter 22 verse 19 until verse 23. Isaiah 22, 19 to 23. Makikita natin ang isang midrash connection. Yung palang ginawa ng Panginoon kay Peter, pagtatalaga kay Peter, at gayon din pagbibigay ng susi ng kaharian, ito pala ay may kaugnayan sa nangyari sa kapanahunan ng Propeta Isaias, na kung saan ang master of the palace na si Shebna ay inalisan ng tungkulin at pinalitan ni Eliakim, ayan, bagong master of the palace. At sabi doon ng Propeta Isaiah sa first reading ngayon, ibinigay kay Eliakim ang susi ng palasyo ni David, at anumang isasara ni Eliakim, hindi mabubuksan, anumang bubuksan niya, hindi maisasara. Sa pamagitan po netong detalyeng ito, kinaklaro sa atin ng Panginoon nang ang gawain po ng leader ng kanyang samahan, leader ng mga kapanalig, in this case, si Simon Peter, ay tulad ng isang mayordomo, tagapag-alaga. Hindi diktador, pero tagapag-alaga. No? At bilang tagapag-alaga, dalawang bagay ang binigyan diin ng Panginoon. Una, si Peter na ang tawag ay Petros. Maliit na bato, Petros.
siya ngayon ay tinawag na Petra. Petra, isang dambuhalang bato. Border, kung tawagin po sa wikang Ingles, no? So, ang unang-unang duty ng isang leader, mayordomo ng isang samahan ng pananalig at pananampalataya ay stability, strength. Yan, strength sa gitna ng iba't ibang mga bagay. Stability. Pero ang sabi din ng Panginoon, pangalawa, I give you the keys, what you open, what you allow will be allowed, what you do not allow, what you close will be closed. So hindi lang po stability kung hindi ang sagutin na leader ng simbahan ay moral, guidance, pagsasabi anong pwede, anong hindi pwede. Malinaw na desisyon, malinaw na pagsasabi. And then of course, the other detail ng atin pong ebanghelyo ngayon ay ang setting. Maliban sa ito ay iniintindi natin, higit natin naiintindihan kung gagamitin natin ang pagbasa ng isang midrash. Ang ebanghelyo po ngayon ay nangyari sa lugar na kung tawagin ay Cesarea Philippi sa norte ng Galilea. Doon nais ng Panginoon ipahinga ang sarili at magpahinga rin ang mga disipulo. Pero yung lugar pong yon ay lugar ng mga pagano. Unang-una ang pangalan nito ay Cesarea Philippi, parangal sa paganong emperador ng Roma at parangal kay Philip. Si Philip, yung original na asawa ni Herodias na sinilat at inagaw ni Herod Antipas. Kaya safe, feeling safe ang Panginoon na doon pumunta kasi hindi siya talagang hahabulin doon ni Herod Antipas kasi yung lugar na yon ay kay Herod Philip, no? Pero maliban po dyan, ang lugar na ito, lugar ng mga pagano, ay lugar din ng iba't ibang uri ng pagsamba. Kaya nga ang tawag dito ngayon ay Banyas. Banyas. Sapagkat sa lugar na ito, merong bundok na may malaking kuweba na ang paniwala ng mga tao doon lumalabas ang isang Diyos-Diyosan na may katawan ng kambing. Ngunit ulo ng tao, si Pan kung tawagin, no? Na kung lumalabas siya ay nagkakaroon ng panic. Oo, pagkakagulo, nagkakapanic dahil kay Pan, lalong-lalo na yung mga babaeng buntis. Yung tawag po nila doon sa kuwebang yun ay Gates of Hell. Yun po yung Gates of Hell, yung malaking bundok na may kuweba na kung saan sa paniwala ng mga tao lumalabas itong si Pan upang magbigay ng panic sa mga tao, no? So, makikita nyo, it shows confusion, di ba? At makikita natin yung mga disipulo mismo kailangan magpahinga sapagkat confused din sila. Confused. Nung tinanong sila ng Panginoon, sino ako? O ano-ano nasabi? Siya daw ay si John the Baptist, siya daw ay si Elijah, siya daw ay si Jeremiah. Confusion, panic. Sa gitna niyan, sabi ng Panginoon, Peter, ikaw ang leader, ikaw ang mayordomo, I will build my church. This is the first time sa gospel, sa New Testament, na ginamit po ang salitang church, ecclesia. It will be used 114 times sa kabuuan po ng New Testament. Pero this is the first occurrence of the word ecclesia or church. Na para ba sinasabi ng Panginoon, ito ang duty at talagang ibig sabihin ng pagtatatag niya ng kanyang simbahan sa ilalim ng moral authority at courageous authority ni Simon Pedro. Ano yun? That the church would become a bastion of truth na ang simbahan higit sa lahat ay pinagmumulan
ng katotohanan sa gitna ng confusion, sa gitna ng panic, no? Ang simbahan, yan ang primary na gawain niya. Tulad ni Pedro, to give the right confession, ang tunay na katuruan, ang tunay na pagkakilala sa Panginoong Jesus na siyang katotohanan. And so, the church has always been that way through history. Through thick or thin, whether yan ay confusion in the religious sphere, moral sphere, or confusion among civil authorities and civil power, the church stands as the mother of truth, the mother of true confession. Di po ba napaganda na itong atin pong gospel? So, at ang true confession ay hindi po sa pagsunod sa sinasabi ng marami. It is not according to the polls, according to the survey. Hindi po. True confession, like what happens to the church and Peter sa atin pong kwento, is because of the faith that people have and the grace of God. Kaya nga sabi ng Panginoon, Peter, alalahanin mo, it is not flesh and blood, hindi laman at dugo ang iyong susundin, kung hindi ang grasya ng Ama na ibinibigay sa inyo. Mga kapatid, sa gitna po ng ating sariling pandemya, oh, galing din kay pan yan, panic, pandemya, sa gitna ng maraming confusion ng ating panahon, nawa ipanalangin natin na ang simbahan will always be the mother of truth, guided by the grace and the Holy Spirit of God, and that the church leaders like Peter will not be Petros, but Petra. Ayan, talagang matatag na tagapagtanggol, pundasyon ng katotohanan. Oh? So, kung kayo po ay naliwanagan, na-inspire na itong ating pong pagninilay ngayong umaga, paki-share po, paki-post, repost itong ating pagkagising sa umaga sa inyo pong mga timeline, at kung may permiso po kayo, napakahalaga yon, sa timeline ng inyo pong mga kakilala. Paki-subscribe din po ang ating YouTube channel na Domi Guzman. Yan po, ha? At muli, pinapasalamatan po natin ang atin pong mga talagang cooperators, supporters sa apostoladong ito, ang Monday Bible Study Group ng San Lorenzo na pinangungunahan ni Sister Brenda Reyes at ang kanyang mga kasamahan. Ayan, it's an all ladies group. Ayan. Gayon din po, pinapasalamatan natin si Mark Amadeo Balon, Janina Obias, at Chris Matthew Obias, si Jesse Ledesma, at gayon din po si Miss Gina Ledesma, si Chewy at Chato Candelaria, si Ann at Ann Margaret, mula sa Las Piñas, si Ana Malinaw, at Ann Margaret Valdez, at si Florante Malinaw, at gayon din po ang mga members po ng Buklod at Acts Community, siyempre po si Dong at Joy Rojas Lara. Pagpalain po tayo sa linggong ito sa parangal ni Kristong muling nabuhay. Aleluya! Aleluya!